ay na okay lang daw na hello? Sana naman kapatid, medyo maingay dito sa amin. Meron kaming mga taga-ibang lahi dito. Anyway, iba talaga din talaga yung nakikita natin ng ating mga kapatid ng personal. Amen. Amen. Mga kapatid, tayong lahat tayo sa mandaling manalangin, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, for the opportunity to study your word. Panginoon, tulungan mo po kami maunawaan namin ang iyong mga salita. Kami, Panginoon, mag-aaral, Panginoon. Kami po'y magsasaliksik at kami po'y tatalakay namin, Panginoon, ang buhay ng mga ninuno namin sa buhay ni David at ang kanyang mga tauhan, ng mga Israelita noon. At nawa, Panginoon, sa gabing ito ay may mapulot kaming aral na pwede naming i-apply sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi rin po sa ating mga tagapanguna, kay Reverend Pastora Lita Magsino and Bishop Lino Magsino, sa ating mga kapatid na taga-Italy, taga-Qatar, taga-Jordan, United Kingdom, Pilipinas, mga kapatid, wherever you are, mga kapatid, napakarami na natin. Amen. Mga kapatid, without much ado, I'm going to run up the time. There was a question from Sister Alice. Sister Alice, alam mo, Sister Alice, kung ikaw siguro naging leader ng Israelite, siguro walang mapapatay. Kasi lagi kang maaawa, ay nakakaawa, wag nang patayin. Siguro dapat, Sister Alice, ikaw ang leader ng mga taga, alam, mga chair ka ng ano, ng Commission on Human Rights. Yan. Amen. Kasi ang tanong ni Sister Alice, bakit naman ganun, para napaka-brutal? Sasagutin natin yan. I think nasagot ng bahagya ni Brother Johnny patungkol dun sa tanong mo. Bakit? Kasi we're discussing about 2 Samuel chapter 21, and this was about the famine, yung tagutom, mga kapatid, na naranasan ng mga taga-Israel. Nagkaroon sila ng 3 taong tagutom. And the Bible tells us that there was a famine in the days of David for 3 years. Year after year, taon-taon. And David inquired of the Lord. Tayo sa COVID natin ngayon, 2 taon pa lang tayo eh. Paiyaka na. Ito, mga kapatid, 3 taon to, mga kapatid, ha. Taon-taon. And David inquired of the Lord. So that is the key point, Sister Alice. Nagtanong si David sa Panginoon. And the Lord answered this, Sister Alice. Listen to this. And the Lord answered David, because the question was of David was, why there was a famine? Why? And the Lord answered, it is because of Saul and his bloodthirsty house. Yun ang sabi ng Panginoon sa verse 20. Sa chapter 21. Sumagot si Yahweh, maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibeonita. So the answer to the question of what David was asking God, why there was a famine, the Lord answered. Sinagot ng Panginoon, dahil kay Saul. So, in verse 2, ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel. So, sinagot siya ng Panginoon, Sister Alice. Nagtanong si David eh. Nagtanong siya sa Panginoon. You see, kapag may mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, rather than i-face mo yan, lagi i-post mo yan sa Facebook, Sister Arlene. Kasi pag may problema ang tao, Sister Mercy, nasa Facebook. Mag-aaway, mag-asawa, nasa Facebook. May problema sa trabaho, nasa Facebook. Nung linggo pa, may kapatid na tayo nung linggo. Siguro gusto niya sabihan yung isang kausap niya. Parang sinasabi niya na ayaw ko naman makipag-usap sa kanya, siksik ng siksik. Nakalagay sa Facebook. May mga nagla-like. Why? First thing, Sister Alice, we are talking to Facebook. We're talking to people who see your post. We're talking to the wrong people. We're barking up on the wrong tree. Bakit tayo mga Pilipino, hindi tayo marunong magsalita doon? Kaya alam mo, gusto ko ang mga puti eh. Ang mga puti, straightforward, Sister Mercy. Sister Cecil, ang mga puti, pag maingay ka, sasabihin nila, excuse me, can you be quiet please? Ang mga Pilipino, hindi. Ilalagay sa Facebook. Iingay ng mga kasama ko sa bahay.
Bakit hindi mo masabi? Nang derechahan. Diba? So si David nagtanong sa Diyos, Panginoon, bakit? And sinagot siya ng Panginoon, it is because of Saul and his bloodthirsty house, because he killed the Gibeonites. Maaaring hindi na-record talaga dito ni Brother Samuel ang lahat. Dahil noong naghahari pa si Haring Saul, inatake niya, pinatay niya ang mga Gibeonites. Bakit pinahalagahan o pinapahalagahan ng Panginoon? And at the same time, God is also punishing the Israelites of when Saul killed the Gibeonites. Bakit mahalaga yun sa Diyos? So mababasa ito, nabanggit ito ni Brother Jay, na sa Joshua chapter 9, nangako ang mga Israelita eh. Meron silang sumpaan, meron silang tinatawag, Sister Alice, na treaty. Kaya mapapansin mo, ang dami ng sakit at mga maaanghang na salita binitaw ni Presidente Duterte sa mga taga-Amerika. Minura niya si Obama, tinatawag niyang ganito, ganyan. Hindi niya pinapahalagahan talaga ang mga Americans. But you know, when you spoke to the Americans, you know what they say? Well, sabi niya, we're not going to attack the Philippines simply because the president is like this to us. But because we value the treaty, we value the agreement that we have exchanged, we've signed between the country of the Philippines and the country of the United States of America. Mas pinapahalagahan nila kasi ang mga leaders kasi nagpapalitan every term. At maaaring galit lang ito si Presidente ganon, kay ganon. Sa papano na naman, sa susunod na halala, napalitan na naman. Di, iba na naman ang sistema. So, ang tinitingnan ng United States, hindi yung tao. What they value is the agreement, the treaty, the contract, the agreement signed, o yung tinatawag natin sa ating mga pagbabasa ngayon, ang tawag dyan, covenant. Nangako ang Israelita no sa mga taga-Gibeonita, ng mga Gibeonites, na hindi sila papatayin ni Haring Saul. Just to find out that Saul killed them all. Marami siyang pinatay ng mga Gibeonites. Mahalaga sa Diyos, mga kapatid, ang mga pangako. Mahalaga sa Diyos, mga kapatid, ang sumpaan. Mahalaga sa Diyos ang mga panata. Pinapahalaga ng Diyos yun eh. Nanata, nangako ka eh. So you have to fulfill that. Laging sinasabi ng Panginoon yan. Laging narinig natin yan sa mga tagapagturo natin. Sa ating mga tagapanguna, mga kapatid. Kung kayo ay... Kasi masarap mangako sa Diyos eh. At ako, mga kapatid, gusto ko rin na may pangako. Alam mo kung bakit maganda ang pangako? Hindi mo rin masisi ang mga nangangako eh. Bakit? Kasi nandun yung kanilang out of the generosity of the heart at that time. They wanted to make a promise. At minsan, madaling huwag ka na mangako. Pero pag hindi ka nangako, walang saysay eh. Walang joy. Parang sa mga anak natin. Mga anak natin, gusto natin. May, yung mga salita lang nilang, bata-bata pa, mami, pagka lumaki ako, hindi ka na magtatrabaho. Bagamat hindi pa nangyayari yon, bagamat hindi pa nagagana, pero as a parent, it is good to hear na yung mga anak natin may mga intentions. Pero ang ginawa ni Saul, mga kapatid, inatake niya, pinatay niya mga Gibeonites. And for that reason, God was responding to the question of David, mga kapatid, na bakit nagkakaroon ng tagutom? Kasi si Saul, marami siyang pinatay. So, Sister Alice, in one point, you as the queen, or as the king, as the leader, as the monarch of a country, you have to do something. You cannot just sit down. Sinabi na ng Diyos sa'yo ang dahilan eh. You have to do something. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, naku, napaka-brutal naman. Eh, wala. Kasi, Sister Alice, you cannot run a country with soft heart. Otherwise, soft ka, pero bababuyin ka ng mga taong matitigas. Bakit nyo ginagalang ngayon ang mga pulis, ang mga
iginagalangin ng gobyerno, bagkat maraming kinatatakutan. Minsan kasi maganda rin takot eh. Bakit sa UK, kinatatakutan ng police? Kasi hindi nababayaran ng police eh. Naunuan mo mga kapatid. So, Paul has to... David has to do something. Sister Christy, can you close your camera muna kapatid? Because nakakagulo dito kapatid sa aming vision. Thank you Sister Christy. Pag gumagalaw kayo mga kapatid, the problem is I could see many small pictures, Sister Christy, pasensya ka na. And then something is like doing like this to my face and it's just like oops, parang nakaka-distract. Pasensya ka na Sister Christy. So, yung kapatid na nangyari doon. So, Sister Alice, you have to understand the reason behind. David as the king, you are managing, leading many people. Bagamat ang ginawa ni David, sumagot siya eh. He has to do something. And that particular response of David emphasizes many important principles. Bakit? Pinapahalagahan ng Diyos ang mga pangako natin. You cannot just make a promise and then don't do it. Kaya wag mo kakantayin, Sister Mercy, yung promises are meant to be broken. No. To the Lord, promises are not made to be broken. It is made for you to comply. Kasi ang Diyos lagi tumutupad sa usapan eh. Tayo lang naman palagi nagbe-break ng promises. At sa Diyos, mahalaga yung sumpaan. Kaya may blood compact. Kaya may covenant. Sabi ng Panginoon sa Malakay 3:10, bring the whole tithes, bring the offering into my storehouse, and when you do that, I will do this. Lagi may exchange. Lagi may exchange. Lagi may symbiotic relationship. May sagot ang Diyos. At ganoon din ang mga bansa. Bagamat si Saul ang leader noon, mga kapatid, pero pinapahalagahan ng Diyos ang sumpaan ng mga bansa sa bansa. Israelite as a nation promised not to kill the Gibeonites as a nation. Sumpa yun eh. Sumpaan nila yung kumbaga pangako na hindi nila gagawin ang mga bagay na yun. Ganyan ang mga treaty. Kaya may makikita ka, Treaty of Paris 1965, Treaty of ganito with ganito, ganyan. Nagkakaroon sila ng pirmahan. Parang kinakasal. Yung pagkakasal, Sister Alice, yung sumpaan, oh, Alice, inaminamahal mo ba ito si Mr. Yu habang buhay? Opo. Oh, sige na, pirma ito ng kontrata. For better and for worse ito, ha? Ganyan, ang pagmamahal. Hindi yung mga ngako ka, tapos for better ka lang. Pag dumating na yung worse, wala na. Hindi ganoon ang sumpaan. Hindi ganoon ang promise. And ito pa mga kapatid, one of the important principles is that time, hindi nababago ng panahon, hindi nababawasan ng panahon ang obligasyon natin na tumupad sa ating usapan. Sample, matagal ka nang may utang. 30 years nang may utang. Hindi porke matagal na nakalimutan na nang nakalimutan na nung nagpa-utang, hindi ka na magbabayad. Hindi ganoon. Maliban na lang kung na-write off. Kasi sa mga business principles ngayon, may mga account, may mga payments o may mga tinatawag nilang receivables na nire-write off na ng mga businesses. Ang tawag dyan, bad debt. Pwede yon. Pero kung tao ang inutangan mo, eh huwag mo nung isipin na pwede bang i-write off mo na lang if tao naman yung inutangan mo, hindi naman company. Amen ba mga kapatid? Hindi naman yan parang pwedeng i-cover ng central bank. Yung mga, kasi ang mga bad debt, minsan, kinocover yan ng central bank. Pwede yan i-write off. Kinoconsider yan as a bad debt. So, instead of magbabayad sila ng tax, ang tinatawag dyan ng company, kinukonsider na lang siya from the yung T-balance, T-account, tinasabi from nandito ka sa payables, wala nang receivables, napupunta ka na ngayon sa bad debt. So, wala nang utang yung company na sana magbabayad ng tax. Yung inutang, for example, ni Sister Mercy na hindi niya nabayaran, ikinukonsider isang bad debt. So, pwede siyang ikarga doon sa mga future payables ng company na hindi niya nababayaran yung tax na yon, yung amount na inutang ni Sister Merkin na hindi nabayaran sa company. But again, mga kapatid, time does not diminish our obligation to fulfill our promise. Yung 400 taon na yon, sabi ni Brother Jay kanina,
hindi nakalimutan ng Diyos yan. Mapapansin mo, ang tagal. 400 taon. Sister Arlene, ganun katagal ang Diyos. Kasi hinihintay ng Diyos yun eh. Mapapansin mo, may mga salita ang Panginoon sa mga taga-Israelita. Minsan sinasabi niya, alam nyo, kung hindi dahil sa pangako kong si Abraham, papatayin ko na kayong lahat eh. Pinapahalagahan palagi ng Diyos, Sister Arlene, ang kanyang pangako kay Abraham. Kaya ko sinasabi sa inyo noon, ang pinaka mahirap sa Panginoon na kanyang minsang nakakaharap ay ang kanyang salita. Kasi pag binitiwan na ng Panginoon yan, hindi niya na mabawi. Hindi niya mabawi. Hindi siya pwede maging Diyos. Tapos magsasabi siya na, joke lang. Hindi totoo. The book of Numbers is clear. God is not like a man who would lie or say something he wouldn't do. Kapag sinabi ng Diyos yan, magaganap yan. At yun ang ginawa ng Panginoon dito. Binabalikan niya yung pangako, yung sumpaan. At yung pagtutuwid ng Diyos, mga kapatid, maaaring, minsan, di ba, minsan may mga nagawa tayo, minsan ang tao may nagagawang masama o hindi maganda. Okay, ano na tayo dyan? Given na yung ganung fact na minsan may mga mali. Yung pagtutuwid ng Panginoon, mga kapatid, maaaring magtagal. Maaaring matagal bago dumating. Kaya di ba minsan mga bata tayo o minsan naririnig natin sa matatanda, alam mo, yung ginawa mong kabutihan, hindi man ikaw ang makinabang, pero yung mga anak mo, yung mga future generation mo, sila makikinabang. Ganon din ang masama. Ganon din ang kasamaan. Yung ginawang masama ng isang tao, maaaring hindi siya ang mapunished, pero baka yung susunod na henerasyon, sila ang mapunished. Sila ang magkaroon ng kaparusahan. Yun ang mahirap doon, mga kapatid. Kaya yung pagtutuwid ng Panginoon may come a long time after the offense. Kasi laging sinasabi ng Bible, Sister Arlene, that the wages of sin is death. Ang bunga, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Biblia yun, Sister Alice. Eh. At noong unang panahon, nung hiningi ni, sabi ni David sa mga taga-Gibeonita, okay, alam ko, nakasala yung aking naunang leader. Ano ba ang pwede kong gawin? Ganun ang humihingi ng sorry. Magtanong ka. Anong pwede kong gawin para itama ko yan? Ang ganda nun. Para maitama ko ito, anong pwede kong magawa para sa iyo? Sige, pag sinabi mo, gagawin ko. Eh, sinabi ng Gibeonita, sige, magbigay ka sa akin ng 7 lalaki para bibitayin namin before the Lord. The Bible says before the Lord, Sister Arlene, and it seems to me, it implies that God approves the killing. Inaprubahan ng Diyos. Kaya Sister Alice, maaaring sa iyong, naunawa din naman kita. Kasi parang brutal, pero ang pumatay kasi sa mga Gibeonita, yung mga lolo at mga naunang mga tao na mga na lahi ni Saul eh. Lesson learned, Sister Alice. Yung mga ginagawa natin ngayon would impact our present generation and our future generation. Maaaring sila mag-suffer. Whether it may be good or bad, pareho yan eh. May ginawa kang mabuti ngayon, habang buhay ka, habang malakas ka, baka ang mag-suffer, ang kumain ng bunga, yung mga susunod na henerasyon mo. Eh ito, anong nangyari? Pangit ang ginawa ni Saul eh. And the payment is being demanded. And it was God who said it. Hindi nga sinabi ng Panginoon na yun ang paraan. Pero time and time again, Sister Alice, and there was some word here, mga kapatid. Pag binasa mo ito, mga kapatid, sa Numbers 35, verse 33. So you shall not pollute the land where you are, for blood defiles the land. Mapapasin mo nung pinatay ni Cain si Abel. Patay na si Abel, pero sabi ng Bible, yung dugo ni Abel sumisigaw sa Diyos ng tulong. Could it be that the bloods of the Gibeonites that supposed to be not killed by Israelites, which was led by Saul,
we're also calling God. Why did we die in the hands of the Israelites when we had a compact, we had agreement already that they are not going to kill us? Kasi mababait ang Gibeonites eh. Nagpasakop naman sila eh. Bakit pinatay pa? In Numbers 35 verse 33, so you shall not pollute the land where you are. For the blood, sabi ng Bible, Sister Alice, the blood defiles the land. Yung dugo, nagpaparumi sa lupa. Yun ang sabi ng Bible. And no atonement can be made for the land. Walang pagsisisi ang pwedeng gawin para sa lupa eh. Yun ang sabi ng Bible. For the blood that is shed on it, except by the blood of him who shed it. So sa layman's term, Sister Alice, yung mga dugo na tumagas o tumulo doon sa lupa na yon, yun ang mga victims, wala silang hinihinging kapatawaran, wala silang hinihinging atonement, wala silang hinihinging kapalit, kundi yung dugo din ng pumatay sa kanila. And that was the Bible. Whether it is in our own system now, in our modern society, it could be cruel. Pero noong unang panahon, hindi cruel yan eh. Noong unang panahon sa Inglaterra, meron silang tinatawag na pagputol ng leeg. Sa pag nagpunta ka ng Saudi, nagnakaw ka, putol ang kamay. Amen? Pero sa Pilipinas, cruel eh. Pero sa iba't ibang bansa, hindi cruel yon. Kasi ganun talaga ang kultura nila eh. And the Bible said that. The Bible said, that God said that, na ang kabayaran ng dugo ay dugo. Kaya nauso noon yung eye for an eye, tooth for tooth. Pag ang inutang mo, mata rin tatanggalin sa'yo. Ngayon lang naging parang light because of our culture, of our modern society, of our modern civilization. But in the previous era, hindi ganun eh. So binabalikan natin si Sister Alice ang nakaraan. Amen. So yun ang sabi ng Numbers, na ang katubusan lang ng dugo na nabubo doon sa lupa na yon, yung dugo din ang pumatay sa dugo na yon. Kaya ang hiningi ng, kaya nung hindi man sinabi ng Panginoon kay David na kailangan pumatay ka, but David had advisors. Yung mga decision makers, hindi naman yung nagdi-decision na sila lang eh. Lagi yung humihingi ng advice sa kanilang mga advisors, mga lipores nila. Anong gagawin ko rito? Ano sabi ng Bible dito? Ay, mahal na hari. Ito po ang sabi sa Book of Numbers. Pag may pumatay, ang kabayaran din, buhay din. Okay. Sige, makipag-usap tayo sa Gibeonites. Anong kailangan nyo? Bigyan mo kami ng pito. Papatayin namin, tapos quits na tayo. Okay, sige. Give-gay ko yan. Mapansin mo, may pangalan din. Dapat ang ikukuhanin niya, Sister Alice, si Mephibosheth eh. Mephibosheth is the next, the crown prince after Jonathan, the crown prince of King Saul. And then after Jonathan, dapat si Mephibosheth ang kasunod. But because David also made a promise to Jonathan, he cannot give Mephibosheth, the son of Jonathan, as the gift doon sa pitong hinihingi ng Gibeonites. Bagamat sana, si Mephibosheth ang magandang ibigay. Ang ginawa ni David, naghanap siya ng isang lalaki na Mephibosheth din ang pangalan. So, natupad niya pareho. Diba? Hindi niya pwedeng salaulain yung pangako niya kay Jonathan para lang matupad yung pangako niya sa Gibeonites. Iningatan din ni David ang pangako niya kay Jonathan na I will protect your family. I will love your family and I will restore the land that belongs to your family. Makikita mo dito mga kapatid na pinapahalagahan ng Diyos ang mga pangako. Ganon din tayo. Pahalagahan yung ating mga pangako. Amen ba? Yung iba sabi, pagka nakabisa, magdadala ng leksyon. Tapos naman kapatid, nakadalawang taon na magre-renew na, wala pa rin leksyon eh. Amen ba mga kapatid? Huwag naman ganon. Amen. No, joke lang. Pero mga kapatid, pangako din yan. Amen ba? Pangako din yan eh. Yan ay maliit na bagay lang, Sister Mercy. Mga pangakong leksyon. Ang iba dinadala, Pastor, litsyong kawali, ang dinadala lang Sister Arlene, kawali lang, wala na yung litsyon. Hindi na nadala ang litsyon, mga kapatid. Pero mga kapatid, alam niyo yung mga pangako, kahit sa tao. May pinangako ka, yung kailangan mong gawin, gawin mo. Kasi nangako ka eh. At masarap mangako kasi eh. Ang maganda kasi sa nangangako,
nagkakaroon ka ng motivation. Huwag nating i-stop yung mga tao nangangako. Kasi pagka in-stop natin, i-stop ng mga tao, wala nang mangangako sa atin. Wala nang sense of element of surprise. Wala nang element of excitement. Kasi lahat ng tao structured. Agaw, wag ka mangangako. Eh bakit? Maganda rin may pangako. Kasi meron kang goal. Ah, hindi. Papangako ko sa sarili ko talaga. Magtatagumpay ako at the age of 50, at the age of 40, ganito. Maganda rin yung may ganun. Maganda yung may goal. Kasi that's the beauty of life, Sister Maribik. Yung meron kang excitement, may nakikita ka sa picture na, pagdating ko ng ganitong 50, pagdating ko ng 60, nasa rocking chair na ako. Nakatingin na ako sa lumulubog ng araw. Naglalakbay ako sa mga, nagtatravel ako around the world. Diba? Yun ang pangako mo sa sarili mo, di gawin mo. Maganda rin yan. Pero iingatan mo ang pangako kasi iingatan ng Diyos yun. Amen mga kapatid, na mapapatuloy tayo because of the time. Now there was a verse here mga kapatid in 15 to 17. Tinalo ni David ang higanteng Palestino. Abishai the son of Seruya came to his aid. Kasi matanda na si David eh. Humina na siya mga kapatid. At totoo yun na si David ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng tulong ng iba. You see mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. At ito palagi ko itunuturo sa inyo. Pahahalagahan ninyo ang pakikipagkapwa-tao. Huwag niyong sisirain ang pakikipagkapwa hanggat maaari. Alam mo, sabi ni Pastora Sister Mavic, natatandaan ko at itinuturo ko ito at sabi ko nito sa inyo at sasabihin ko uli. Alam mo ang adobo, Sister Alice? Ang adobo kahit linggo-linggo mong ulam, masarap pa rin. Yung kahit na adobo ka ng Lunes ng last week, o hindi mag-adobo ko ulit sa isang linggo, kasi hindi mo naman naaalala yung alasa ng Sister Maribik eh. Alam mo, sabi sa akin ni Pastora, nandiyan si Pastora, makuhanan ka na. Maganda na yung ikaw na ang nakukuhanan ng iba kaysa ikaw ang makukuha sa iba. Yung hindi naman kalakihan, huwag mo naman ibigay lahat na wala ka na. Pero yung nakuhanan ka, ay mas maganda na yun kasi ikaw ang maghahangad na kuhanin mo yun sa kanya na hindi naman para sa'yo. Lagi mong pahalagan yung pakikipagkapwa. Bakit? Pagtanda mo, Sister Arlene, sinong tutulong sa'yo? Kagaya ni David, mahina na siya. Iniligtas siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Abishai, anak ni Siruya. Pagtanda tayo ba, Sister Maribik, tayo ba, lagi ba tayong malakas? Lagi ka bang meron? Lagi bang, hindi ka ba mangangailangan ng tulong ng iba? Ilalagay ka ng Panginoon eh. Parang si Saul. When he was on his way to Damascus, he was supposed to be leading and masterminding the killing of Christians in those days. But he fell off the horse. King Saul, before he was converted to Paul, si Apostle Pablo, at nung siya bumagsak, Sister Christy, binuhat siya ng mga tao. Kasi nabulag siya eh. Tayo mga kapatid, ganun din. Lalo na tayo mga edad natin, 40, 50, 60. Mga kapatid, malapit-lapit na tayo. Ngayon pala, mag-ipon-ipon ka na ng mga friend sa Facebook. Huwag ka ng manira. Bakit, Sister Mavic? Kasi pagdami ng kaibigan mo, maraming tutulong sa'yo. Amen ba, Sister Arlene, tatakbo kang governor? Abay, ngayon pa lang. Umaarangkada ka na, nangangampanya ka na, 5 years pa lang, 10 years in the making, ngayon pa lang. Kasi yung mga, akala mo ba yung mga tumatakbo mga presidente, mga kapitan, yung mga kapatid, taon yan, bago, ano yan, akala mo, October 1 to October 8, yung filing ng certificate of candidacy, akala mo doon lang sila magpa-file? No! Taon yan, kapatid. Sister Arlene, tatakbo kang governor, tapos ngayon hindi ka pa kumikilos, kapatid, ngayon pala magtanim-tanim ka na. Maghanap ka na ng mga alipores mo. Magbibigay ka na ng hudyat. Hoy, mga kaibigan, baka tumakbo ko ha. Ano saan ka tatakbo? Tatakbo kong ano? Diba? Sister Mercy, kailangan kasi magandang maraming kaibigan. Ano ang sabi ni Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12? Two are better than one. Because they have a good reward for their labor. Kaya maganda rin, mga kapatid, yung may partner ka, may kasama ka sa buhay. Kaya ito ang sabi ko kay, sino ba yung sabi ko sa inyo, mga kapatid? Yung mga asa-asawa nyo, mga partner nyo, mamahalin nyo yan.
May mga asawa kasing babae, ang mahal nila, mga anak. Iniiwanan yung asawa. Eh, pag tumanda ba kayo? Yung mga anak nyo, nagsilipad na. Iniwanan na kayo. Sino nang, hindi ka kayong dalawin may iiwanan dyan? Sister Mavic, ni Brother Dennis, ano na? Kaya kailangan ngayon pa lang, ma-develop ang relationship. Talagang kayo maging best friends. Best bud. Oh, for if they fall, one will lift up his companion. Pag ang isa na bumagsak, Sister Alice, yung isa magbabangon sa kanya. But woe to him who is alone when he falls. For he has no one to help him up. Yung mga taong single, na walang partner o walang kasama sa buhay, hindi ko masasabi mag-asawa kayo. At mahirap din naman nga talaga may asawa, pero masarap ang may kasama sa buhay. Amen? Maganda rin naman yung single, pero kung hindi nyo rin lang kaya, eh, kasi babagsak at babagsak tayo. Kasi may mga tao naman talagang sanay dyan at ipinanganak talaga dyan. Pero ang sinasabi ni ng Bible, woe to him who is alone. And imagine that, Sister Alice, when God created Adam and Eve. Kaya gumawa ang Panginoon ng babae, actually. Eh. Kasi nalulungkot ang lalaki. Sabi ng Panginoon, it's not good for a man to be alone. Yan. Kaya kayo mga babae, wag kayong parang leader siga-siga sa bahay. Nang parang kayo na ang gumugobyerno sa bahay. Pag binasa niyo ang Biblia, mga kapatid, basahin niyo ang Genesis. Magbasa kayo ng Bible. Ang sabi ng Bible, ginawa ang babae dahil ang lalaki ay alone, kasama. Ang sabi ng Bible, para makatulong kayo. Huwag kayong palauto sa inyong mga asawa in the first place. Kayo'y ginawa para tumulong. Hindi magmando, hindi magkumanda. Amen, mga kapatid? Though one may be overpowered by another, two can withstand him. Ayan. Sister Christy, ota mo. Si Sister Christy. Sister Christy, masuno rin niya kay Brother Joey. Amen, mga kapatid? Kaya maganda ang dalawa. Kaya makikipagkapwa-tao kayo, maging mabuti sa kapwa, maging mabuti sa mga kapitbahay. Amen ba? Maging mabuti sa mga kaibigan sa London. Kasi pag nangailangan kayo, nagkatakbuhan, Sister Mercy, sino naman tatakbuhan mo? Eh, wala ka namang kamag-anak dito. Amen ba? Pag wala kang pera, sino naman tatakbuhan mo? Nandiyan si Sister Arlene, Sister Ali, Sister Barbie, si Sister Cecil, Sister Cynthia. Mga kapatid, you're just a phone call away. Call a friend. Di ba yung who wants to be a millionaire? Sister Cynthia? Di ba, pag hindi mo alam ang sagot, ano sabi nung host? Do you want to call a friend? Oh, ay kung wala kang friend, hindi ka man nanalo sa wants to be a millionaire. Maganda ang may friend. Amen ba? Kaya dito, pinapahalagahan yan ng ating teksto ngayon. And then sabi dito mga kapatid, You shall go out no more with us to battle. Sabi ng mga Israelita kay David, huwag ka na sumama sa amin sa pakikipagdigma. Kasi matanda na si David eh. It was time for David to retire. Kasi sabi nga rito mga kapatid na kumbaga sa boxing parang si Manny Pacquiao, matanda na siya, laos na. Ang mga magagaling talaga ng mga veterano, alam nila kung kailan sila magre-retire. Hindi naman laging malakas ka eh. Kaya ito sinasabi ko sa inyo mga OFW kahit nasaan kayo, samantalahin habang malakas pa kayo, Sister Mabig, umarangkada. Kumbaga, ito na, Sister Alice, ang pagkita natin. Kasi pagdating ng panahon na, darating ang panahon, hindi mo na kayang gawin ang mga dapat mong gawin. Yung katawan mo, mahina na. Yung mga dati mong nagagawa, yung si Henry, kaibigan mo. Ngayon si Henry, di ba si Henry nakangiti? Pag matanda ka na, Sister Alice, si Henry nakaganyan na siya. Galit na sa'yo si Henry. Pati si Hetty, sanama mo na si Hetty, galit na rin si Hetty. Pati si Mr. Domestos, magagalit na rin kasi matanda ka na. Laos na tayo, Sister Christy. Ipaubaya mo naman sa iba. Kaya sabi ng mga Israelita kay David, huwag ka na sumama kasi matanda ka na. Baka sa halip na ang aasikasuhin namin ay yung mga kalaban, pati ikaw aasikasuhin namin. Oh, di ba? Minsan ganun eh. Nagiging pabigat na tayo. At ang maganda sa pabigat, Sister Christy, alam mo sa mga pabigat, kasi tatanda tayo, magiging pabigat tayo. Sa mga tao, siyempre, hindi naman habang buhay, nandito ka sa UK. Uuwi ka. Eh, pagka ang pabigat mo, Sister Merce, pag tumanda ka ng mga 60-70, ang maganda, meron kang pound na nakalagay sa noo mo. Lahat ng tao, itutula ka.
Lahat ng tao, aalagaan ka kasi mayroong pound. Eh, by that time, baka 200 na ang palitan ng isang 1 pound pesos. Ay, naku, may 10 pounds si Lola Mercy, may 10 pounds si Tita Lola Cecil. Oh, okay, so sige, alisin niyo mga puti ng buhok ko. Pag natapos na, nakatulog na ako, kuhanin niyo na itong nakalagay sa akin noo. Hmm. Meron kang naipon. Kaya dapat, mga kapatid, marunong tayo magsubi. Huwag kayong bili ng bili. Wala namang kakwenta-kwenta. Bili kayo ng bili. Mag-ipon. Amen ba, mga kapatid? Para pag tinanong ulit tayo ni Pastora, kumusta na kayo? Mayamang mayaman. Maraming ipon. Yan. Totoo talaga. Hindi yung salita lang. Amen ba? Kasi lalaos tayo eh. Alam mo yung kanta nga, Sister Arlene, na tatanda at lilipas din ako. Lilipas ka rin. Tandaan mo yan. Hindi pa lagi kang malakas. At ngayon, Sister Mercy, na hindi ka palipas, hindi ka palaos, umarangkada, romachada. Kaya nabalitaan ko si Sister, nandiyan ba si, wala na naman dito si Sister Erlinda. Nandiyan ba si Sister Erlinda, Sister Arlene? Page yung Sister Erlinda, nandiyan ba si Sister Erlinda? Nandiyan po, Pastor. Ayan. Alam mo, nabalitaan ko, di ba napunta tayo ng Greenwich? Abay, nabalitaan ko ito pa ng Sister Erlinda, mga kapatid. Tatlong araw lang umuwi sa bahay. Back to back. Back to back. Sister Arlene, after ng masahe niya, hindi, after ng pag-aalaga niya, may tatawag, Erlinda, pwede ka pang, pwede bang servisan mo ako din eh? Naku, magmamasahe pa pala yan si Sister Erlinda. Nalaman ako, may nakarating sa akin na ito pa lang si Sister Erlinda, minsan dalawang araw na lang. Yun, ito, hindi ko alam kung totoo ha, ito yung nakarating lang sa akin. Pero hindi mo masisi. Bakit? Ito ang sikad, ito ang ating noon ng ating pagkita. Kaya kailangan ko lahat ng kikitain. Kaya Sister Arlene, na nagpunta tayo ng Greenwich, Pastor, galing ako ng Friday, nagtrabaho ako kay Gano. After ng paglabas ko, binigyan ako ni Brother Johnny 15 pounds per hour, ay nakasampu ako. De 150 pounds nga naman. Ay, buruin mo man linggo-linggong ginawa ng Diyos ng Sister Mabig. Eh, isang araw, wala ka namang ginagawa, nakatanga, nagpe-Facebook ka lang. Kaya pala Sister Arlie, magpo-post ako ng alas 2 ng madaling araw. May nagla-like na. Sabi ka, bakit ba nagla-like na dito? Yung pala si Sister Arlie, gising. Bro mo, nagpa-Facebook ka na lang, wala kang ginagawa, binabayaran ka pa after ng shift mo. Shift, ang tawag niya, shift. Ano to, Facebook shift? Nag-shift ka lang, nag-Facebook ka lang. Hindi, bakit may ginagawa naman si Sister Arlene? Hindi ko alam kung nagmamakaray na sa doon, mga kapatid. Pero hindi natin masisi ang pagtatrabaho nila. Hanggang kikita tayo, hanggang may paraang kumita, basta hindi natin naaapektuhan ang gawain ng Panginoon, go, mga kapatid. At ang inyong kalusugan, huwag naman kayong kita ng kita, Sister Arlinda, tapos mamaya eh, madapa ka na naman. Mamaya, mga kapatid, eh, masakit yan. Kaya kailangan alagaan natin, Brother Johnny, kailangan balance ang buhay. Pero hanggat kumikita, Sister Mercy, go. Kasi tatanda tayo. Malalaos tayo, Sister Alice. Tandaan mo yan. At pag nalaos ka, ang pinakamasarap dyan, yung pera mo, to, ano na, Sister Arlene, marami kang dots. Alam mo yung dots? Datong. Magpapatuloy tayo, mga kapatid. Then, meron tayo dito, mga kapatid, verse 18 to 22. Meron ditong sinasabi na pumatay uli sila ng tatlo pang mga giants na mga Palestinians. Meron itong mga pangalan si Bekai, Elhanan, at si Jonathan. Itong mga taong ito, mga kapatid, ay nakapatay din ng mga malalaking higante. Kagaya ng ginawa ni David kay Goliath. You see, mga kapatid, hindi matatapos ang gawa, hindi mo kayang takutin si Sister Maribig ang gawain ng Panginoon. Eh. Mawala man tayo, merong hahalili pa rin sa atin. God will continue to raise up leaders in our church, in our ministry. When the leaders of the previous generation pass, pagkalaos na tayo, Sister Maribig, amen, Sister Ami, paglaos na tayo, hindi ka na makakanta. O, hindi ang kakanta naman, susunod na generation. Kaya ngayon pa lang, nagtitrain tayo ng mga bata. Kaya ngayon pa lang, itrain mo yan, Sister Mavic, sina Sister Denise, sina Brother Matthew, yung mga anak mo, Sister Arlene, si Sister Ami, si Sister Jenilyn Concepcion, itrain natin yung mga yan, mga kapatid, umawit sa Diyos. Bakit? Para silang susunod na generation. Ganyan, mga kapatid. Kagaya ni David, laos na si David eh. Pero after David, hindi huminto ang Panginoon sa paglalagay ng mga bagong mga tao na kayang duplikahin, gawin ang mga nagawa at natapos ni Haring David. You cannot threaten God.
kayang maglagay ulit ang Panginoon ng mga bagong tao para pumatay ng mga giants na kagaya na ginawa ni David. Ang nakakatuwa rito mga kapatid is that ito mga lalaking ito na nakapatay ng mga tatlo pang mga higante, nakita nila na kaya nilang pumatay ng higante simply because of David's example. Mahalaga yun mga kapatid, yung ating ginagawa ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, this time, magpakita tayo ng magandang mga example sa ating mga anak, sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa mga bata. Kaya lagong sinasabi yan sa mga nasa UK, ng mga Pilipino, magtagumpay kayo, mag-aral kayo mabuti. Kasi ang kilala ng mga tao sa United Kingdom, sa mga mayayamang bansa, sa mga first world country, ang alam nila sa mga Pilipino, mga katulong. Ang alam lang nila sa atin, mga nurse. Ang alam lang nila sa atin, mga hospital worker, carer. Hindi masama yun, maganda yun. But we have to change their mindset. Kailangan baguhin mo yan. At yan mga kapatid, tayo ang magsiset ng example. Magandang pag-aalaga. Yes, nurses, magaganda yan. Maganda yung pagkakatulong. Pero mga kapatid, just like David, he masterminded the killing of a giant. He was a giant killer, a giant slayer. That's why the next generation knew and understood that if David could do it, they could do the same. Kaya pag nakakakita ko ng mga Pilipino sa Facebook, sa internet na nagtatagumpay, tuwan-tuwa ako. Gusto kong maiba ang tingin ng mga tao sa mga Pilipino. Na hindi lang palagi tayo ang hawak natin ay Henry. Amen. Tayo naman mga kapatid ang magiging amo. Gusto ko yun, Sister Mercy. Na darating yung mga pagkakataon, Sister Alice, na ikaw naman ang boss. Ikaw naman ang inaalagaan. Ikaw naman ang naguutos. Amen ba mga kapatid? Sapagkat alam mo, Sister Alice, ang plano ng Panginoon ay napakaganda sa iyong buhay. Ang plano ng Panginoon, Sister Alice, ay napakaganda sa atin. Hindi natatapos ang plano ng Diyos. Hindi habang buhay na ganyan ka. Kung ikaw man ay ganyan, pero ang next generation mo will see you as an inspiration. Because what you're doing now, you are setting a trend to the next generation. At maganda yun, pagtanda mo, pag-uusapan ka ng mga susunod at salit-saling lahi. Ay, hindi, yung lola ko ganito eh. Hindi, si Lola Christy ko, si Lola Jenilyn ko, ay hindi, matindi yan. Dumating yan sa UK, katulong yan. Pero my God, pag umuwi ka ng Pilipinas, yung Lola Arlene ko, ay nako, tumakbong governor yon. Katulong yon pero umuwi sa Pilipinas. My God, yung lupang nabili niya, nag-ipon yan, hindi mali parang uwak. At pag pumupunta yan sa bangko, sumasaludo, halos lumuhod ang mga gwardya. Yung si tita, yung Lola Maribico, ay matindi ha. Ang nagpagawa niya mga lupain at ang mga building na pagawa niya, iba. Yan. Bakit? What you're doing now, you're setting a trend. Just like what we're doing now. Ang binabasa natin ay yung mga naganap noong unang panahon. Kaya mga kapatid, ito, pwede nating isulat ito. Kaya lagi kong, lahat ng ating mga pinag-uusapan dito, naka-record ito mga kapatid. Lagi kong ipinupo sa Facebook o sa YouTube. Baka Sister Arlene, pagdating ng mga 10, 15, 20, 100 years, wala na ito eh. Pero naka-archive. Pwedeng balikan ito ng mga taong susunod sa 100 years, 200 years from now, 300 years from now, 400 years from now. Alam mo ba, pag siguro mga pagpalabagay na 40, 51, ganyan na, siguro mga 4, mga ganyan katagalan, no? Alam mo ba, nung mga si Lolo Johnny ko, my God, matindi yan, ganito-ganito. Pag-uusapan, tayo mga kapatid, nasa langit na tayo, nakatingin lang tayo, alam mo nung nagba-Bible study sila sa baba, Sister Alin, nagba-Bible study rin tayo sa taas. Oh, alam mo, pinag-uusapan nila, pinag-uusapan, sinong topic nila ngayon? Saint Cecil, chapter 1, verse 2. Oh, malay mo, ganun nga. Oh, alam mo, kasi mga kapatid, itong buhay natin, pag-uusapan to ng mga susunod na salit-saling lahi, kaya maganda mga kapatid, magpakitang gilas tayo. Kailangan magtagumpay tayo. Ipakita natin sa ating mga anak na magtatagumpay tayo. Pagsisikap kasi mga kapatid yan eh. Alam mo, ang pagtatagumpay si Sir Arlene, intentional yan. Intentional. Si David, hindi siya napadaan lang. Akala mo ba si David, napadaan lang, papatayin si Goliath, samba? Hindi. Ever since he was a shepherd boy, he was training to death.
Because binusa na siya ng oil ni Propeta Samuel eh. And from that time on, he became an expert in killing the lions and the bears. At yung mga maliliit na mga de minimis na mga nagawa ni David na pumatay sa mga lions and bears, he used that expertise to kill the giant. What you're doing now, your expertise now, what you're doing now, your training now, will be your weapon. Pag tumanda kayo, magagamit mo yan. Yan ang magiging pwersa mo, magiging tools mo para magtagumpay ka sa buhay. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Book of Zechariah, do not despise the small beginnings. Wag mong mamata-matahin ang mga maliliit na simula. Sapagkat sa simula, mga kapatid, dyan kapag papalain ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Hallelujah. Wala pa ako sa sermon, kapatid. Wednesday pa lang tayo, ha? Pero mga kapatid, nakikita mo talaga. Kailangan ginagalingan. Kahit kayo, mga kapatid, nasa bahay, galingan nyo. Yung paghawag ng domestic, yung si Henry, may mga Pilipino, pag humawak na Henry, lusag-lusag si Henry. Tanggal-tanggal lahat ng mga kable. Pati yung, may mga nahawak ng ganyan. May mga Pilipino, pag hinawakan si Henry, sabi ko, bakit napuputol yung puyo? Di ba si Henry, meron siyang lieg? Alam mo, bumili ako ng kapalit niya, yung spare part ni Henry, naputol. Sabi ko sa naglilinis ng bahay ko, Bilma, bakit naputol itong si Henry ko? Bakit anong nangyari dito? Ikaw talaga, huwag mong mamaltrotuin itong si Henry. Mahal na mahal ko ito. Matagal na kami magkasama nito. Bago ka dumating sa bahay na ito, eh, kami magkaibigan na nito. Nako, Sir Don, eh, kasi ganito po yun. Eh, nako, alam mo, Sister Marbic, yung tangkay, ano, yung ganon, yung ano siya, na napipi siya. Kaya pag inilalakad mo si Henry, ang leg niya, ba, ano na, yung kumbaga, eh, ano na, sira na. Kaya hindi na siya makasang kahigo. Kaya ginawa ko, bumili ako. Eh, mga kapatid, kung kayo ay, mga kapatid, alam mo sinasabi ko, di ba? Gagaling-galingan ninyo sa paghahawak, sa pagtatrabaho. Hindi yung sa pagtatrabaho nyo, gustong-gusto nyo ng malaking sweldo, hindi naman kayo marunong magtrabaho. Gusto nyo ng cleaner, gusto nyo ng domestic worker, hindi naman kayo marunong maglinis ng bahay. Amen ba? Galit na galit kayo sa mga amo ninyo. Kailangan galingan. Kailangan makita kayo. Kung kayo man ay domestic worker forever, at least magkaroon kayo maging number one best domestic, world's number one best domestic worker in the world. Oh, di ba? Kailangan ganun. Kung carer ka man, best carer in the world. Yan, mahal mo Sister Alice. Yung si Mr. Alice, may boss yan eh. Alam mo si Sister Alice, sumulit yung boss niya. Sabi niya, hindi ko matanda yung exactong word, sabi ng boss niya, if Alice will go, I will die. Because with her, I found she is the best carer. Marami nag-alaga sa akin. Alam mo parang kata ni Tom Jones na, to all the girls, parang ganon. Pero si Sister Alice, totoo yan. Sister Alice, nandiyan ka, di ba? Nagsulat yun. Yung boss niya, pinakita sa akin. Naku, attorney, itong si Alice talagang wala na akong, talaga, siguro kung pag kinumpara yung anak niya at saka Sister Alice, siguro mas pipiliin pa nung matandang yun si Sister Alice kasi ang galing mag-alaga. Ganyan mga kapatid. Pag alis mo Sister Arlene, ayaw pa alis ng amo niya eh. Eh kasi, Sister Arlene, tatlo-apat na tao ang katumbas. Amen? Ayaw pa alisin. Eh may mga Pilipinong pag nagtrabaho eh, naghihintay na lang amo kung kailan magkakasakit eh. Pag nagbakasyon, nasa bakasyon pa, you're fired. Huwag ka nang bumalik. May mga ganun, di ba? Sister Maribi, may mga nag-ahali. Tapos, huwag ka nang bumalik dito kasi hindi ka na namin kailangan. Dahil hindi magaling. Kailangan mga kapatid sa ating pagtatrabaho, sa ating pangangamuhan, kailangan makita ng ating mga employer na talagang tayo ay mga magagaling, mapapagkatiwalaan, mag-ipon, o. Kasi pag magaling ka, babayaran ka ng mahal. Kung ang per hora ay ang ongoing rate ng mga domestic worker ngayon ay 10-15 pounds, pwede ka nilang gawing 35 pounds o 40 pounds o 50 pounds. Walang imposible sa employer kung magaling ka eh. Ano ang sabi ng Bible, Sister Alice? Behold, those people who have good hands, they will work in the front of the monarchs, the kings and the queens and the princes of the world. Yung mga magagaling, ang paglilingkuran mo daw ay mga hari at mga prinsipe ng buong daigdig. Eh pagka hindi ka magaling, eh hindi anong natatanggap mo, di lagi kang ang mga employer mo mababarating ka kasi hindi ka magaling magtrabaho. Si Brother Johnny, biro mo, isusulat pa yung pangalan mo, I would like one flat in St. John's Wood. O biro mo, kung ganun nga, to be
under the name of Johnny Casido, ay magkano mang kapatid ang isang flat sa St. John's Wood? Milyon. Amen ba? Kaya pag si Brother Johnny nag-retire, kahit, ay mga kapatid, doon na lang sa pinamana sa kanya, hindi ka naman pamamanahan ng employee. Mga kapatid, totoo ito. Walang imposible sa mga amo, pamamanahan ka. Ay, mga kapatid, maraming mayayaman dito. At saka ang Diyos, wala bang may imposible pa sa Diyos? Pwedeng sabihin ng Panginoon sa amo mo na natutuwa sa iyo. Kasi pag ang amo natuwa, ay, bibigyan ka nila talaga. Ituturing ka nilang pamilya. Amen ba, mga kapatid? Kaya, galingan ninyo maghanap buhay. Now, mga kapatid, verse 22 na tayo because of the time. 2 Samuel 22. Alam mo si David, napakabuti, napaka... Si David is a great lover of God. Kaya sa tinawag si Sir Alice na David is always after God's own heart. Lagi niyang hinahabol. Lagi niyang he is always after the heart of God. Ano lagi yung magpapasaya sa Diyos? Kaya lagi siya nagtatanong sa Diyos, Panginoon, ano bang problema? Eh ganito kasi yan si Saul, maraming pinatay. Pinatay niya mga taga-Gabionita. Ah, Panginoon, alam ko na ang gusto mo. Yeah? Sige, ito ang gagawin ko. Si David ganon. Alam ang kapatid, pag nagkikawaroon tayo ng ugaling ni David, walang away na mangyayari sa buong daigdig. Pag yung gusto, sample, gusto ni Brother Joey, apretada. Eh, huwag ka na magluto, Sister Krista, ng minudo. Eh, ang gusto, apretada, sumunod ka na lang. Oh, di ba? Sister Cynthia, ang gusto ni Brother Colin ay adobo. Eh, huwag mo na luto ng nilaga. Eh, itong gusto ko. Sister Maribi, ang napag-usapan, eh, ganitong putahe. Huwag ka na mag-iba. Ang gusto niya, toothpaste. Eh, ang gusto niyang toothpaste ay Colgate. Huwag ka na bubili ng Pepsodent. Huwag ka na bubili ng close-up kasi Colgate ang gusto niya. Sige na. Oh, si David ganon. Ano bang problema? Ano magagawa ko para magkasundo tayo? Ganyan. Oh, si David ganon. He's always God's heart. Nandun lagi-lagi niyang hinahabol ang Panginoon. Panginoon, ano ba magpapasaya sa'yo? Ito, kasi ganito siya eh. Galit ako dyan sa bansa na yan, sa Israel. Sinusumpa ko yan. Nagpadala ako ng tagutom kasi pinatay ni Saul ang mga taga-Gibeonites. Sige, Panginoon, magagawin ako. Kinausap niya mga taga-Gibeonites. At tinupad niya. Kailangan mga kapatid ganun. Kailangan dumako rin tayo sa spirit of reconciliation. Marunod tayo magbigay. Hindi lang yung pakabiglagi, ikaw lang, itong gusto mo, yung iba ayaw mo nang pakinggan. Ano ba ang pwede? Ano? Si David nagpakababa para lang sa kapakanan ng mas nakakarami. Kasi kung hindi sa makikipagkasundo sa Gibeonites, hindi mawawala yung tagutom eh. Hindi matatapos. Napansin mo, nung nagkaroon ng pinatay yung pitong lalaki ng Israeli ng salipin ni Saul, sa Benjaminites o Benjamites, nawala yung tagutom, natapos. Kasi, pumayag ang Diyos eh. Ganon si David. Kaya maganda ang buhay ni David eh. Pag nasunod mo yon, kaya kami hindi na kami masyado nag-aaway ni Sister May ngayon. Kasi, pag kami gusto si Sister May, hindi na ako na, ang alam mo, Brother Johnny, ang na, na-discover ko ngayon mga kapatid sa mga kalalakihan natin, Brother Brian, sino ba dyan? Brother Joey, Brother Ben, sino pa mga kalalakihan natin yan? Brother Jay, Brother Ben na Sister Elaine, sino pa? Brother Marshall, sino pa? Brother Matt, yung mga kalalakihan natin, alam mo, dalawang words lang, hindi na kayo mag-aaway, Sister Arling. Pag may sinabi ang babae, Sister Mabi, ang sasabihin nalang ni Brother Dennis, yes, dear. Yes, dear. Saan tayo pupunta? Kilburn. Yes, dear. Walang away. Huwag ka na makipag... Hindi ka mananalo sa babae. Lagi kang talo. Laging panalo ang babae. Yes, Brother Marshall, totoo po yan. Hindi ka mananalo. Kaya para matapos ang usap, yes, dear. Oh, edi walang usap. Walang pagtatalo. Ganun si David. Amen ba? Si David lagi niyang hinahanap ang Diyos. Ang sabi ni David, mga kapatid, last 5 minutes, my rock, my fortress, and my deliverer. Maraming pagkakamali si David sa buhay. Maraming siya nagawang sablay. But the difference, the big difference of David and Saul, and sa Saul, si David laging pinupuri ang Diyos. Laging humihingi ng tawad sa Diyos. Laging hinahanap ang Diyos. Gusto ng Diyos yun eh. Amen ba? Kaya natatandaan ko yung
Ito mga kapatid, tayo ay real talk tayo. Natatanda ko yung sabi ni Bishop. Alam mo, sabi niya, pag galit sa yung asawa mo, kulang lang yan sa yakapsul at sa kispirin. Brother Jay, kaya pag nagtatanong mo Sister Ami, yakapsul lang at konting kispirin. Oh, edi, wala ang pagod. Lagyan mo ng konting chocolate, konting flowers. Oh, edi, wala nang galit niyan. Ganun si David. Nagbibigay lagi sa naghahanap sa papaano. Di ba, Sister Aris, natatandaan mo, sabi ni David, papaano ko kaya mapapagawa ang bahay ng Diyos? Si David na nakaisip nun eh. Hindi lang sa pinayagan ni Propeta Nathan. Di ba, sinatan sabi niya, ay, naku, hindi sa pinayagan ng Diyos. Bakit? Ipapagawa mo ang Diyos? Ang laki-laki ko, Diyos ako? Lalagyan mo ko sa building? Hindi. Hindi pumayag ang Diyos. But David wanted to build a house for God. Ganon kalaki ang pagmamahal ni David sa Diyos. Ganyan ba? Hindi yung mga nag-o-offering, hahanap ng pinakamaliit na piso, na singko, para may offering sa church. E paano tayo makapagpagawa ng church? Ang plano natin, Sister Cynthia, bumili tayo ng church sa London. Paano tayo makakabili? Ang offering nyo, one pound, 2 pounds. Tapos yung sharo ninyo, 10 pounds. Mas malaki pa ang nadadala nyo sa bahay nyo. Mga kapatid, magtapatan tayo. Ay, mga kapatid, minsan nag... Mga kapatid, ito, derechahan tayo nito, mga kapatid. Gusto nyo real to? Mga kapatid, pag nagpapakater tayo, mahina minsan ng 500. Yung kinakain natin na isang service lang yun, ha? 500 pounds. Tapos ang offering mo, 1 pound. Tapos ang dala mo, 10 pound. May dala ka pang ice cream, may dala ka pang mga bibingkat, mga kung ano-ano pa. Yung buong pagkain naman na buong linggo, doon mo na kinuha sa church, inabangan mo na lang, hindi ko na nga alam kung yun lang ang talagang pakay mo talaga. Mga kapatid, hindi tayo makakapagpagawa ng church niyan. Amen ba? Kasi ang gusto lagi ko. Mga kapatid, totoo yan. Sabi ko, baby, bakit wala? Nung last time, sabi ko, baby, gusto ko, kasi pagdating ko ng bahay, minsan, gutom na gutom ako, gusto kong kumain. Baby, ano, may padala ba si Starly na matamis dyan? Naku, baby, wala eh. Bakit? Anong pinadala sa atin? Naku, ang pinadala ang isang ano, ulo ng isda. Ulo ng isda? Eh, tinig lang, ang pinadala sa atin ni Sister Arlene, walang pinadalang laman. Amen ba mga kapatid? Pinapatawa ko lang kayo. Pero mga kapatid, si David, napakalaki ng kanyang pagmamahal sa Diyos. At yun ang gusto kong mamana natin sa kanya. Magkaroon tayo ng malaking pagmamahal sa Diyos. Talagang ibigay natin yung the best. Amen ba? Yung the best. Si David ganun, my rock, my fortress, and my deliverer. Talagang lagi niyang pinupuri ang Diyos sa kanyang magawa. Walang paglagyan ang mga title ni David sa Panginoon. Kulang ang kanyang mga salita. My rock, my fortress, my deliverer. Siguro, ang dami-dami niyang title. Naranasan kasi ni David ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Sobrang pagmamahal ng Diyos. Paborito ng Diyos si David. Naranasan ni David ang pagmamahal ng Diyos, yung kanyang deliverance ng Panginoon sa kanya. Bakit? Pinagtagumpay ng Panginoon si David kay Gulayat. Pero malabanan mo ang Gulayat. Kabata-bata mo, pinagtagumpay ka ng Diyos. Iniligtas ng Panginoon si David kay Saul. Hinahanap ng hari, most wanted fugitive. Hinahanap ka ng buong bansa, pero nakakapagtago ka. Malaking ano yun? Amen ba? Malaking pagpapala yun. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, huwag naman kayo magagalit sa akin, yung mga TNT na mga kapatid natin, na hindi kayo nahuhuli. Ay mga kapatid, malaking pagpapala yan. Amen ba? Pakalat-kalat kayo sa Kilburn, pakalat-kalat kayo sa Golders Green, sa Cricklewood, na hindi na, si Sister Chin ay mangyak ngayon kung kami na, nung tayo nasa Greenwich, apay, mangyak-ngayak, mga kapatid. Uulitin ko lang, Sister Chin, ha, huwag ka mag- ito may pinagpatotoo mo sa church. Ay sabi niya, Pastor, kung ako'y nasa Pilipinas, nagtanong na ako ng operasyon ko, nasa 100,000-200,000. Yun ay operasyon pa lang, eh ang gamot. Ay buti sana kung hindi ka magkaka-COVID. Buti sana kung may pamasahe ka, yung pamasahe puntang palengke, puntang bayan, Sister Arlene, hahanapin mo na. Ay si Sister Chi, ano eh. Sabi niya, Pastor, nagamit ko lang yung Uber, yung pamasahe sa Uber. Walang ginastos. Siya pa ang tinatawagan ng mga nurse. Namumupo pa sa kanya mga nurse. Pupung-pupu pa sa kanya. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Pero mo, sino ba tayo? Para ilibre ka ng NHS? Eh mga kapatid, daang libo yan sa pera natin.
Pero dito, wala, may maintenance ka na, libre ka ng ospital. Siguro kung pwede kang kuhanin ang ambulansya, kukuhanin ka na dyan eh. Amen ba? Ganyang kabuti ang Panginoon. Kaya si David sobrang pagpupuri sa Diyos. Bakit? Hinahanap siya ng hari eh. Hindi siya nakita. Pumunta siya sa kuweba, dead end na siya. Dalawang buta sa kuweba. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Nung tumatakbo si David, nakakita siya ng gagamba. Sinabi ng Panginoon sa kanya, pasukin mo ang kaliwa at magpapadala ako ng gagamba. Kaya nung lumalapit ng mahabol sa kanya, nakita ng mga mahabol sa kanya, may gagambang naka spider web. Sabi ng mga mandirigma ni Haring Saul, hindi papasok yan dyan. Tingnan mo yung gagamba. Gagamitin ng Diyos ang lahat ng bagay in His disposal para itago ka. Para magtagumpay ka. Amen ba? Anong ganti natin sa Diyos? Magpuri lang. Mag-attend lang dito sa Zoom. Anong problema? May link ka naman. Paupo-upo ka lang dyan sa bahay. Ang iba nga, naka-online ng Facebook, wala sa Zoom eh. Kaya magtataka ka. Mga kapatid, kaya minsan, hindi mo na ako napasok. Hina, sino kaya ang wala? Sino kaya ang wala dito sa... Hanapin ko muna dyan sa ano. Wala sa... Kasi makikita mo minsan, Sister Mercy, yung naka-online sa Facebook, naka-green. Naka-green sa Facebook, pero wala sa Bible study. Bakit? Wala pa rin load? Ano yun? Namimili ang load ng pupuntahan? Kung pag-Zoom, hindi pwede. Pero sa Facebook, pwede. Mga kapatid, sobrang ginawa sa atin ng Panginoon. Ang hinihiling lang ng ang pwede lang natin gawin sa Panginoon ay magbigay ng papuri sa kanya. Pag-aralan yung kanyang mga text message. Kasi sabi ko nga Sister Alice, alam mo itong Bible, ito ay text message ng Diyos sa atin. 'Di ba pag mahal mo, Sister Alice, nung nagliligawan pa lang kayo ni Brother Steve, binabalik-balikan mo, nagre-read back ka dun sa mga messages ni Brother Steve, I love you. Wish you were here. I miss you. Diba? Sister Mercy? Binabalik-balikan. Nagre-read ba kay? Baka meron siyang message na hindi mo nabasa, diba? Ganon pag mahal mo ang tao, binabalikan mo siya. Ganon din ang Panginoon. Itong Biblia, mga kapatid, ito ang text ng Panginoon sa atin. And we have to always read the text of God. Ito lang gusto ng Panginoon. Yung basahin mo yung kanyang mga messages. Amen ba? Hindi yung naka-online ka sa Facebook, offline ka sa Zoom. Tapos sasabihin mo, wala kang signal. Eh bakit sa Facebook may signal ka? Nakakapag-post ka? Amen ba? Mga kapatid, konti na lang. In whom I will trust, sabi ni David. Kasi maganda mga kapatid na nagtitiwala ka sa Diyos. Ito ang sabi ko kay Sister, may kagikla. Makakaasa ka lang sa Diyos. Sa Diyos ka aasa at gustong-gusto ng Panginoon na nagtitiwala ka sa Kanya. Kaya makikita mo, Sister Mercy, ang Panginoon doon siya nasusurprise sa mga matataas at talagang yung talagang wala ng pag-asa, pero nagtitiwala ka pa rin sa Kanya, doon nasusurprise ang Diyos. Doon nasusurprise ang Diyos. Masapansin mo nung yung babaeng Samaritana, sabi niya, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Sabi nung Samaritana, di ba kayong mga Hudyo, hindi kayo dapat makipag-usap sa amin, Samaritana? At saka, bakit wala kang baso, wala kang timba? Saan mo ilalagay yung tubig? Galit na galit pa yung Samaritana. Yung babaeng Samaritana na humihingi ng kagalingan sa kanyang anak. Panginoong Hesus, pagalingin mo po ang aking anak. Sabi ni Hesus, alam mo ba na itong mga pagkain dala ko ay para sa mga anak ko, hindi ito para sa mga aso? Kulang na lang duruin ng Panginoon yung babaeng Samaritana at tawaging aso. Pero ang sabi ng babae, oo nga po Panginoon. Kahit po yung mga aso ay pwedeng kumain sa mga mumong nalalaglag sa hapagkainan. Kami po yung mga aso, kahit po yung mumong na lang, kakainin po namin. Ano sabi ni Jesus? Dahil sa iyong napakataas na pananampalataya, sige, umuwi ka at makikita mo ang anak mo ay magaling na. Namamanga ang Diyos sa mga taong may matataas na pananampalataya, yung radikal na pananampalataya, yung senturyon na lalaki. Sabi ng senturyon, Panginoon, may isa akong kawal, may sakit, naparito ako para humingi ng tulong sa iyo. Sabi ni Jesus, sige, halika, tara, punta tayo sa inyo. Sabi ng senturyon, no, Lord, no, bawal kang pumunta sa amin, magulo ang bahay namin. Kaya dapat mga kapatid, lagi malinis ang bahay niyo. Para pagka kayo ay nagpa-Bible study, malinis ang bahay niyo. Amen ba?
Sabi ng lalaki, Panginoon, no, huwag kang pumunta sa amin. Magulo ang bahay namin, tsaka huwag kang pumunta. Panginoon, sabihin mo lang yung mga salita. Panginoon, ako ay centurion, ako ay leader. Ako ay commander-in-chief ng aking mga batalyon. Sa salita ko lang, isang salita ko lang, lahat ng sasabihin ko, susundin ng mga bataan ko. At Panginoon, ikaw ay Diyos. Just a word from you, and my servant will be healed. Sabi ng Panginoon, abay, grabe itong pananampalataya nitong centurion na ito. Sa Israel, hindi ko natagpuan ang ganitong klase ng pananampalataya. Sige, pag uwi mo, makikita mo yung sundalo, yung iyong servant, magaling na. Habang papauwi yung centurion, nakita nila na nagkasalubong sila. Sinalubong sa mga ibang mga sundalo niya. Sir, magaling na po si SPO1 ganito. Anong oras gumaling? Alauna po. Naalala ng centurion, it was the same time when God spoke the word and the healing went to the man. Masyadong tuwan-tuwa ang Diyos, mga kapatid, kapag kayo ay nagtitiwala sa Kanya. Yung alam mong wala nang pupuntahan, wala nang pag-asa. Anything that is impossible to man is possible with God. Lahat ng mga bagay na imposible sa tao ay posible at pwede mangyari sa Diyos. Kaya itong sinasabi ko kay Sister Mika Gikla, wherever you are, maaaring the doctor must have told you that no cure. But I believe that if you only believe, if you only knew that God can heal you, there's nothing impossible with God. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Just a word. But the question is, do you believe? The question is, do you trust God? Do you put your full confidence in God? Na kaya kang pagalingin ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, mangyari ang lahat. Kung ikaw ay naniniwala, sabi ng Panginoon kay Bartimaeus, mangyari ang lahat ng ayon sa iyong pananampalataya. Be it done unto you according to your faith. Yung mga nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, marami dyan, yes, gawa ng Panginoon, but some of them and most of them happens because we believe. Yun ang bagandang ginagawa ni David. He always trust in God. Yung kanya mga pagtatagumpay, hindi niya sinasabing sa kanya yun eh. Yung mga pagtatagumpay niya, yung nanalo siya sa gera, na pinatay niya ang mga hari, ang mga higante. No? He always gives it back to God. Kung wala ang Diyos, hindi ako nagtagumpay. Amen? Sa kanyang pagtatapos, mga kapatid, ang sabi nito ni Haring David, sa verse 47 to 51, the Lord lives. Blessed be my rock. Let God exalt it, the rock of my salvation. It is God who avenges me. At ang sabi rito, mga kapatid, therefore I will give thanks to you, O Lord, among the Gentiles, and sing praises to your name. He is the tower of my salvation to his king, and shows mercy to his anointed, to David and his descendants forevermore. Umaawit si David. Alam niya, mga kapatid, na sa kanyang pag-awit, nauunawaan niya ang awa ng Diyos. Na kung wala ang awa ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya magtatagumpay. Hindi siya magtatagumpay. Kaya sa mga Psalms ni David, doon nasabi ni David na, who am I, O Lord, that you will bring me this far? Sino ako, Panginoon? Galing ako sa isang humble beginning. Isa akong pastol. Wala akong pinag-aralan. Wala akong alam sa buhay. Pero ngayon, Panginoon, isa ako sa pinakadakilang hari ng buong Israel. He is the famous king in all of the Israelites. No kings has ever superseded him in all aspect of which the entirety of his kingship. David was the famous king. Even Jesus was called the son of David. At alam ni David, mga kapatid, na yung kanyang relasyon sa Diyos, yung kanyang, dapat kanyang kayo ng Diyos, Sister Mercy, yung relasyon niya sa Diyos ay base dahil sa awa ng Diyos. Not because of His power, not because of His righteousness, but because of the power of God na ibinigay ng Panginoon kay David. At ako, mga kapatid, I will give you my benediction kung papaanong mga pagtatagumpay, magandang buhay, mga kaharian,
ang ibinigay ng Panginoon kay David. Naniniwala ako, mga kapatid, na ibibigay din sa inyo ng Panginoon ang lahat ng inyong naisin, ng inyong mga puso, the desires of your heart, ang mga ambisyon ninyo, mga kapatid, yan ay tutuparin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Back to you, Brother Jay.